Yo, what up mga brother, it's your bro G-Ron at nandito lang naman tayo sa panibago nating video. And today mga brad, isa naman panibagong vape hardware at ito ay ang Vupu Drag X. Let's go! So, nakalagay sa box mga brad. So, meron siyang 80 watt max output power. Meron siyang fire fast and accurate extremely na Gene TT chipset. Then, may nakalagay na this powerhouse up mod support big vaping and easy to use. And warning, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. So, ito yung manual niya. Then ito yung dalawang coil na kasama. So ito yung 0.5, then ito yung 0.3. So may black strip yung 0.5, then may red strip yung 0.3. USB Type-C cable. Then yung ating device. Yun, meron siyang panghila dito para makuha yung mod. So wala na, silica gel na lang. Dahil napakita ko na sa inyo mga brad yung content nitong Vupu Drag X, dumako tayo dito sa device mismo. Kasama sa kanya itong tank, PNP tank na hindi rebuildable. Then makita natin sa harap. So power button, up down button, and USB Type-C plug. So pagdating sa likod, yan, syempre nakalagay drag. So baliktad, baliktad lang natin. Yan, nakalagay drag. Then itong material na to is leather. Then ito, itong material na to is I think aluminum. Same with the button. So yung button is clicky. Then ito nga pala yung screen, nakalimutan ko sabihin. Then sa ilalim, nandyan yung battery door. Yan, slide lang natin para mabuksan, slide. So wala siyang parang spring. Ay, meron pala. Bumabalik siya. Pag nakahiga lang, parang may spring. Wala ba? Meron. So, wala siyang spring. So, yung makita natin yung negative contacts. Then yung loob. Positive. So, single battery. Then, makikita natin dito sa right side is yung Vupu logo. Sa kabila naman is Gene chip inside. Then yan. So, then makikita natin dito sa part na to, sa ilalim lang ng PNP tank is yung airflow. So, ito yung kanyang pang bukas and pang sara sa airflow. So, yan o. Open, close. Open, close. Open, close. Open, close. Open. Then dahil itong Drag Max mga brad is nangangailangan ng 18650 battery, single 18650 battery. So kailangan natin ng battery and hindi natin siya ma-vape straight away. So kuha lang ko ng 18650 battery para mabuksan natin itong Drag X. Let's go! So ito na yung 18650 battery natin mga brad. So pasok lang natin. Positive in. Then, sara lang natin yung door and pull natin. So, tingnan natin yung screen. Click natin ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boom! Open na siya. Makikita natin mga brad. So, bubungad sa atin. So, meron siyang drag sa taas. Then, 5 watts. S. Then, 0 ohms. Time. Puff time. Wala. Then, puff counter. 0-0. Then, click natin ng 3. 1, 2, 3. So, magiging color blue siya. Di ba kanina color red? So, ngayon, naging color blue. Then, yung pa rin, drag. Then, nagbago is yung R. Naging R siya. Kanina, S. So, pinitin na ulit natin ng 3. 1, 2, 3. So, dalawang mode lang meron siya. So, kung makikita natin mga brat, meron siyang dalawang mode. So, yung S and yung R. So, ang ibig sabihin ng S is for smart, then yung R is for RBA. So, ibig sabihin yung RBA, pwede natin siyang gamitin up to 80 watts. Then, yung smart mode is siya yung mode na kung saan i-recommend niya yung pinamataas na wattage na pwede mong gamitin para hindi masunog yung bula. So, gamitin na natin itong Drag X mga brad. So, at this time, di natin gagamitin itong tank na kasama sa kanya dahil meron tayong Vupu RTA pod tank. Kunin muna natin itong Vupu RTA pod tank.
at tanggalin natin yung kanyang adapter na may thread. Salpak na natin tong upper part dito sa ating mod. So easy lang siya, magnetic. Boom. 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 So kung titingnan natin itong mga brad, Vupu RTA pod tank at itong Drag X, sobrang solid, sobrang ganda. Ayun o. So dahil nandito na mga brad, itong Vupu RTA pod tank, so meron na tayong ohm rating, mapapakita ko na sa inyo yung smart and yung RBA mode. So dito sa RBA mode mga brad, kung makita nyo, hanggang 80 watts to. Yun. Max power, 80 watts. Click tayo ng tatlo para umalik sa smart mode. 1, 2, 3. Then, nasa smart mode na tayo. So, try natin taasan pa. So, currently, nasa 50 watts siya. So, taasan pa natin. Hanggang 60 watts lang yung kaya ng 0.2 ohm coils na meron tayo. Press natin up and down button. So, i-clear niya yung path counter. So, click natin power button, then up button. So, mangyayari sa kanya is magla-lock. So, pag pinutin natin yung power button, hindi siya mag-fire. Yung up and down, wala rin. So, hindi usable mga brad itong ating mod pag nakalock siya. So, syempre, unlock natin siya brad para magamit natin. Okay, so unlock na siya. So, try natin. Let's wait. Let's go. So currently mga brad, nasa 35 watts tayo, 0.2 ohms. Then full charge ang battery natin. Vape tayo. So para sa akin mga brad, sobrang solid na ito. So yung chip niya, yung system niya, sobrang simple, sobrang ganda. So as of now mga brad, hindi ko masasabi sa inyo kung gaano katagal ang itatagal ng isang 18650 battery dito sa Drag X. Dahil first time pala natin siyang magamit. Then for the price, so nakuha ko siya ng 1199 or 1200 pesos. So for the price, may kasama siyang tank. So magagamit natin siya kahit wala tayong tank or atomizers na available. Basta meron tayong 18650 battery, magagamit natin siya. So for 1,200 pesos, para sa akin solid na to. Kasi yung build quality niya sobrang ganda. Nakita niyo naman mga bra, diba? And sobrang elegante, diba? Lalo pag iteterno mo tong Vupu RTA pod tank, sobrang solid. Diba? So napansin ko lang sa kanya mga bra. Pag yung nag-click ka, parang may static na maririnig. Hindi ko alam kung maririnig yun. Tingnan nyo. Yun. Yung start ng pag-click natin, may marinig kang parang static. Kasi sa ibang mode, hindi ko siya naririnig. Hindi ko alam kung talagang dahil ba dun sa chip or talagang ganun yung mga drag or dahil dun sa magnetic, hindi ko alam. So, yun lang masasabi ko dito sa Drag X. So, meron siya parang static na tunog. Then yung battery door niya, okay din naman. So, mukhang matibay din naman. Mukhang hindi siya dumadaplis. Hindi tulad sa ibang mod. Kasi yung sa Argus GT ko, pansin ko para siyang konting madanggil mo lang is bubukas. So dito sa Drag X, so parang hindi naman. Cool feature din tong ano, tong airflow na built-in sa mod. Kasi nga magnetic siya. So doon na pupunta yung kanyang airflow. So maganda siya kasi pag hawak mo to, isipin mo na para siyang binili lang sa bike. Kumbaga, binili mo siya ng magkasama. Parang ganun yung style eh. So, itong strength nito para sa akin, so yung price, build quality, yung chip maganda kasi nagamit ko sa Argus GT, okay naman. Kung anong kailangan mo, yun lang yung nandun, walang kahit anong modes na hindi mo namang dapat kailanganin, kung ano-ano pa. Then, syempre, USB Type-C na rin. So, para sa akin, isang advantage yun kasi marami pa rin nga yung mod na naka-micro USB pa rin. So, thankfully dito sa Drag Max, naka-USB Type-C na siya. Then, syempre, kung may pros or may strength, hindi mawawala yung mga cons. Only con for me is siguro dahil magnetic siya,
wala tayong ibang rebuildable atomizers na may kakabit dito kundi yung galing lang sa Vupu. Kasi as of the moment, as far as I know, Vupu pa lang yung merong magnetic technology sa vaping. So, pag bumili ka ng Drug X, dapat yung tank na bibili mo is galing din sa Vupu para compatible siya sa iyong Drug X. So for now, yun lang yung con natin dahil wala naman akong ibang nakita na con, kundi yun lang. So kung nakatulong video na to sa inyo mga brad, please like, comment, share, and subscribe para sa ganun ay muli tayong magkita sa mga susunod nating video. Peace!